So yan mga ka-rides, welcome back to the channel. So ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa dalawang clutch hub na to. Okay? So hindi ko alam kung may fake dito or may genuine dito. Kasi pares ko silang nabili na may ayan, proper packaging naman, tapos meron tong hologram nya. Ayan, nagtataka kasi ako, magkaiba sila ng itsura nung tinignan ko tong dalawang clutch hub na to. So, ito nga pala pang CT125 or Vajo125. Okay? Tapos, dito pa lang tayo sa packaging. Hindi ko alam kung nagkaiba ng packaging kasi 1 year yung gap nila. 2022-2023. Ayan. So, mapapansin nyo, yung code nya, nandito sa left side, dito nasa sentro. Ayan. Tapos, pansinin nyo naman yung pinagkaiba. Pero check na natin yung kanyang hologram. Okay, scratch nat. Ayan. Kasi nakalagay din dito sa packaging niya na scratch yung hologram, tapos check nyo yung word na genuine. Okay, lagas ko na nga. Ayan. So, mapapansin nyo, meron siya. Okay. So, pasado. Ngayon, itong isa, check naman natin. Ayan. So, itong isa, meron din. Okay. Check natin yung font. Ayan. Pares lang din naman ng font. Okay, goods. Tapos, dito rin sa kanyang barcode dito, magkaiba din sila ng placing. So, itong isa, napaka gilid niya ito. Centered talaga siya. Pero pare sila ng code. Okay? Ngayon, dako na tayo rito. Okay, check natin. So, sa kanyang harap, wala naman akong napansin, diba? Okay? Ito yung 2022, ito yung 2023. Okay? So, dito kasi sa likod ako nag-base kanina. Dito ako may napansin, ayan. So, itong 2023, mas marami siyang details. Okay? So, ito, meron siyang, yan yung may bilog na yan. May 22, tsaka 23. Tapos, meron din yung 21 doon, ito. Samantalang dito sa 2022 kasi, wala. 21 lang ang meron siya. Tapos, dito sa part na to, wala na yung dalawang bilog. Okay. Ayan, pares na lahat sa kanyang code na yan. Pares naman nakit de. Samantalang ito, ayan, C3, ito C2. So, yung texture niya parehas lang din naman. Hindi ko alam kung may fake ba rito or may genuine, or san dito ang fake, san dito ang genuine, or baka pares na genuine, magkaiba lang ng packaging kasi magkaiba nga ng manufacturing date. Okay. So, try natin timbangin. Okay. So, ito may timbangan tayo. Ayan. Sentro lang natin. So, timbangin ko itong 2022. Okay, 180 grams. Check natin tong 2023.
Yan. 183 grams. So, mas mabigat ng 3 grams tong 2023. Ewan ko kung bakit. Ulitin natin. Ayan. 180 talaga. Ayan. Mas mabigat talaga siya ng 3 grams. Okay? So, sa mga expert dito, anong napapansin nyo? Comment kayo dyan. Kung pares ba na genuine to or may fake dito. Okay? So yan mga ka-ride, sana may natutunan kayo rito. Tapos maging aware kayo, lalo na sa mga piyasa ng motor nyo. Huwag na huwag kayong maglalagay ng fake na parts. Kasi magastos yun pag nasira. At kayo din yung mga problema. So ito mga ka-rides, pahabol ko din. Ito kasi yung papalitan natin. Ayan, so ito yung code nya. Ayan, CT125. Tapos ito, kaparehas na kaparehas nung 2022. Ito. Pero yung code dito, iba talaga yung code dito sa genuine na to. Ayan o. Ito kasi yan yung sira nya. Kulang sa alaga ng langis. Pero try natin timbangin to. Yan, itin lang natin. So iba talaga pag genuine na genuine, oh. Basang-basa mo yung tatak na badya compared dito. Check natin to. Kala ko code lang yun, badya pala talaga yun. Ito, hindi mabasa compared dito sa stock. Ayun o, may badya talaga. Tapos may code pa yan na CT125. Okay, timbangin ko. So 174.5 grams na lang. So ito kasi kinahid na to. Tsaka gamit na rin. Okay, tignan pa natin. Wala naman ako napansin iba. Pero iba talaga ang detalye na meron dito sa stock. Okay. Ito pa pinagkaiba nila. Parang may timing mark to. Pero itong mga nasa stock, wala siya. Okay. So yan mga ka-rides. Sana maging aware tayo sa mga parts na binibili natin. Okay? So hanggang dito lang tayo. Ride safe. Peace. Pshhh.